Pinag-aaralan ng Department of Justice kung posibleng gawing state witness ang isa sa mga suspect sa pagpatay kay Ruby Rose Barameda na nahuli sa Isabela. Ang hiling ngayon ng pamilya ni Ruby Rose, bigyang proteksyon ng suspect na si Robert Ponce. Nakatutok si Cherry Ann Torres. Secretary Leila De Lima na humingi ng tulong si Rochelle Barameda. Sana raw mabigyan ng seguridad si Robert Ponce, isa sa mga suspect sa pagpatay sa kapatid na si Ruby Rose. Naaresto sa Kawayan Isabela si Ponce matapos ang 3 taong pagtatago at hawak na ngayon ng National Bureau of Investigation. Gusto raw kasi ni Ponce na maging state witness. Ang hiling lang naman niya sa amin is yung protection niya. Siyempre may mga umaali-aligid doon na kampo ng kabila. Ayaw din namin na may masamang mangyari kay Robert Ponce. Inapila rin na aktres sa DOJ na alamin ang tunay na kalagayan ni Attorney Manuel Jimenez Jr. Biyana ni Ruby Rose na akusado sa krimen at ngayon naka-hospital arrest umano. From day one na nag-stay siya doon, alam ko naman may special treatment, may VIP. At hindi naman ganun kalala yung sakit niya. Nagsasakit-sakitan lang siya. Hindi na ako okay sa drama nila, yung mga strategy ng Jimenez. Kahapon nagbigay ng pahayag sa media si Ponce kahit wala pang sinumpaang salaysay at abogadong kasama. Inamin niyang siya ang nagmaneho ng kotse ni Ruby Rose noong 2007 mula sa BF home sa Parañaque. Nang sunduin umano nila ang biktima kasama si Attorney Manuel Jimenez Jr., ang biyana ni Ruby Rose. Dinala raw nila si Ruby Rose sa isang warehouse sa Navotas. Itinanggi ni Ponce na kasama siya sa pagpatay pero inamin niyang kasama siya sa paghahanda at pagbuhos ng semento sa drum na kinilalagyan ng katawan ni Ruby Rose. Si Discalso po. Ang bumuha at saka si Eric po ang naglagay sa akin. Basta kami po naghahalo ng semento. Tapos mo? Inilagay na puro sa semento. Sa drum po. Sinabi rin ni Ponce na may 7,000 pisong monthly allowance siya natanggap umano mula sa pamilya Jimenez habang nagtatago. Pinag-aaralan na rin ngayon ng DOJ kung pwedeng gawing state witness si Ponce. Inutusan na rin ni De Lima ang NBI na maghain ng motion sa korte para hilinging manatili sa NBI custody si Ponce. We have to really think about his security given the fact that the principal accused, the alleged masterminds of that most gruesome murder are very well-connected people. Maghahain din daw ng motion ng DOJ sa Court of Appeals matapos ibasura ang motion na maging state witness ang isa sa mga suspect na si Manuel Montero. Baka pwedeng mag-proceed because we're talking here of another or of a different accused na, you know, dapat ipa-arraign na rin yung accused na yan. Nanindigan naman ang abogado na mag-amang Jimenez na mahina raw ang kaso, kaya sa media lumalapit ang kabilang panig. Lahat daw kasi ng test na isinagawa sa umano'y nakuhang bangkay ay hindi tumugma sa records ni Ruby Rose. Matatanda ang inahon ng drum na naglalaman ng bangkay umano ni Ruby Rose mula sa dagat sa Navotas. Wala yung body. Asan yung patay? Sinasabi nila yun ang namatay. Based on the odontological report, hindi nga yun eh. Nakausap daw niya si Attorney Jimenez sa telepono at sinabi nitong hindi niya kilala si Ponce. Itinanggi rin nila ang umano'y sustento kay Ponce. Sabi na sabi, through LBC, pakita mo niyo ang resibo. Pakita niyo ang resibo, magpail kayo yung motion sa husgado. Hindi rin daw pwede magbigay ng panayam sa media ang mag-ama. Napatunayan na rin daw nilang may sakit si Attorney Jimenez at hindi pwedeng ilabas ng ospital. Sherry Ann Torres, nakatutok, 24 oras.